Hindi ko alam, Romel, saan tayo magsisimula doon sa pag-akyat sa entablado ni Kris Aquino ng halos isang oras sa kampanya ni VP Lenny at ni Senador Kiko Pangilinan. Hindi ko alam kung paano kong aatakin itong kwentong ito dahil alam mo talagang hindi ko na alam talaga, Romel, nalulukring na ako. Lukring na ako. Dahil ilang araw pa lamang ang nakararaan ang nakikita natin Kris Aquino sa kanyang mga post ay isang babaeng nakahiga, nakaupo, kinukuna ng dugo at kung ano-anong proseso po ng mga tests ang pinagdadaanan. Pinanday na po tayo ng ganyang paniniwala na siya po ay talagang nangangailangan ng matinding panalangin at proseso ng gamutan. Tapos nakakagulat biglang kagabi, hala, nasa rally at halos isang oras na nasa entablado. Alam mo, magagaling ang mga kababayan natin. May mga kaibigan ako na ano ang ginawa nila, para bang pinirapiraso yung mga minuto. Parang ganon. Sa unang 5 minutes, awang-awa sila kay Kris. Malalim pa sa hugot ko ng buntong hininga pag nagsasalita yung kanya kagabi. Bakit po ako nandito? Totoo. Alam nyo po, mga ganon. Unang 5 minuto, naging emosyonal pa nga siya, di ba? Opo. Dahil syempre, hometown ng kanyang ama, Antarlac. At nagpunta nga siya at wala raw makapipigil sa kanya. Noong pang-anim na minuto, kung napansin mo, tumutok ka sana sa social media. Abot-abot, sunod-sunod na yung bashing sa kanya. Oo. Doon na kasi nagsimula yung kanyang mga patutsada. Una, yung sinasabi niya, buisit na kasi ako. Nabubuisit na ako. Ang tinutukoy niya, si Mayor Cristy Angeles ng Tarlac, na di umano ay pinahirapan sila sa pagkuha ng permit. Ikalawa, ilang linggo na raw ang nakararaan ay tumabita ang mayor kay VP Lenny. Pero pagkatapos no, nakita na nakikipagsayawan sa unit team. So, wala raw utang na loob. Ayan. Sumunod, Romel, hayaan mo nang ilita niya ko tuwa. Baka makalimutan. Opo, nanay. Ikalawa, si Angel Oxin tinawag niya. Si Angel, nagsasalita, wala namang binanggit na karelasyon, pero si Kris mismo ang kumbaga, voluntaryo. Angel, ano yung sinasabi kong karelasyon? Ayan na, pinatutsadahan na po niya si Mayor Herbert Bautista, bagaman hindi niya sinabi ang pangalan, nandun sa unit team. Huwag niyo siyang iboto, ha? Oo, kasi kayo. Hindi siya marunong tumupad sa mga pangako. Ganon. May ganon siya. Kumbaga, kung maayos lang ipagsasalita niya, sabi niya, huwag niyo siyang iboto. Kasi, ganon. Kaso nga, hawak niya yung panga niya kagabi. Hirap siyang magsalita eh. Hawak-hawak niya yung panga niya. Tapos, sabi niya, huwag niyo siyang iboto, ha? Kasi nga, hindi siya marunong tumupad sa mga pangako. Ikalawang patutsada ay dating Senador Bongbong Marcos. Di ba? Ang dapat ninyong iboto tulad ni VP Lenny, hindi na nakawin ang pera nyo. Okay, magpakatotoo po tayo. Maglatag po tayo ng baraha sa ating mesa ngayon kung makaharap nyo mga mesa. Sino po ba ang pinatutungkulan ng mga politiko kapag sinasabi nila yung salitang magnanakaw? Isa lang po yun. At pag dininay ni Kris Aquino na hindi si Herbert ang kanyang pinariringgan at hindi si dating Senador Bongbong Marcos ang kanyang pinatutsadahan, ay nako, gabaan na kung sinong magsisinungaling. Ay, totoo. Diba? Totoo. Sa totoo lang, ayun, doon na nagsimula yung magbigay ka ng mga patutsada sa kanya sa social media. Unang-una, meron ako dito, hinokpiak yun eh. Hay nako, Kris Aquino,
paano ka ba namin patatawarin? Nagkaroon lang ng issue kay Sharon Tuneta na insecure ka na naman. Napakanega mo. Bumaba ka nga dyan. Ibig sabihin, nanunood talaga yun. Oo. Diba? Meron okay. pang comment na nakakaawa ka. Mm-hmm. Hanggang ngayon ba? Pahinga ka. Ganon. Oo, totoo yan. At nako, talaga po, totoo po ito. Doon na nagsimula yung pambabash kay Kris Aquino. Mm-hmm. Magaling magdala ito sa Angel Oxin. Hindi niya pinapansin si Kris. Diba? At eto pa, hindi ba naman talagang nakakawindang si Kris? Pagkatapos niyang sabihin na huwag iboto si Herbert Bautista, bagaman inuulit ko, wala po siyang binanggit na pangalan, gusto mo ba may banggitin pa akong isa? Sabi niya, aba, mukhang e-eksena na naman para kay dating Congressman Mel Sarmiento. Totoo. Eh, si Angel, umalis. Oo. Umalis. Ano ba sabi niya? Dito, ano ka ba, babae ka? Bumalik ka nga dito. Di ba sabi mo, magpapapicture tayong tatlo ni VP. Nakakaloka. Eh, sabi ni Angel, eh, kasi pinapagalitan mo ko eh, pag nandito ko. Diba, trebida? Napaka-atribida talaga, grabe. Ay, saka na yung naging talk show yung kampanya, yung rally. Just... Alam mo, maraming mga dating humahawak na mga campaign rally ang nag-text sa akin. Binanood nila lahat yung nangyari. Ang kanilang punto, bakit daw nagkaganon yung rally? Mm-hmm. Parang saksak sinagol. Ibig sabihin ng saksak sinagol kung ano-ano na lang. Walang programang sinusunod. Kung ano-ano na lang ang nangyayari. Parang chapsuy. Yun. Oo, totoo yan. At saka di ba na yung nanggaling rin kay Kris, sinabi niya na ako ang nag-request na magpapakilala sa kanya. Di parang ano to? Pag gusto mo, ikaw lang talaga. Walang ano talaga. So, walang abog-abog. So, pinaghanda nito. Yan, puso lang na yan eh. Latang halata ng parang kanya yan eh. Di ba? Tapos sabi pa niya, ah, hindi ba pagka nakaraan na at nakatulong ka sa isang politiko, hindi mo na inuukulikil yun pag natapos na at nanalo? Di ba? Siya talaga. Noong in-interview kita, tapos ginawa natin yung ano, yung infomercial, nasaan ka nun? Number 6. Eh, nung ipinalabas na, unti-unti, umangat na ako sa number 4, sabi ni VP Lenny. Tapos, number 3. Tapos, nung eleksyon, ako na ang nanalo, ako na ang number 1. Romel, hindi ko palang nakakausap si Ate Coring, si Corina Sanchez. Dalaan tumakbo noon si Kuyang Mar bilang Pangulo, VP, si Lenny. Pag-uusap lang kami ni Ate Coring, meron kaming matinding pag-uusapan. Kasi nungalingan yung sinabi ni Kris Aquino kagabi, yun, paninindigan ko yan. Kasi nungalingan yan, may ibang pangyayari sa pag-i-endorse niya kay VP Lenny. Hindi totoo yung sinabi niya kagabi. Hinding-hindi. Alam namin ni Ate Coring yan. Ay. Pwede ba? Nakakaloka. Sinabi niya pang